Isang mic. For a very unquote sister. For everything, there is an appointed season, and there is a proper time for every project under heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to root up what is planted. A time to heal, and a time to be healed. A time to work, and a time to build. A time to weep, and a time to love. A time to mourn, and a time to dance. Time to cast away stones, and a time to gather stones. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to seek, and a time to lose. A time to retain, and a time to throw away. A time to rent, and a time to sleep. A time to be silent, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time for war, and a time for peace. What benefit does the workman get from that of which he uses himself? I have observed the employment in which God has granted men to be engaged. He has made everything beautiful in its time. He also has planted eternity in their heart. Without man finding out the work that God does from beginning to the end. Well, Pavia Lorenzo ay pinanganak noong July 1950 sa Colon, Palawan. Siya ay anak ni Mama Asteria Pavia at Comerador Lorenzo. Ikinasal kay Shirley G. Lorenzo at nagkaroon ng tatlong anak na sina Rafi, Rizali at Roberto. Nagtapos ng kanyang elementary noong 1961 sa Mabang Paralan ng Santa Barbara at secondarya noong 1966 sa Mataas ng Paaralan ng Santa Barbara. Nagtapos ng furniture and cabinet making sa Santa Barbara Vocational School noong 1966 sa bayan ng Iloilo. Nagsimulang maglingkod sa Colon Sanitarium ng General Hospital noong April 11, 1978 bilang laborer. Dahil sa kanyang kasipagan, siya ay napromote bilang isang carpenter noong March 1, 1987 hanggang July 1, 1989. Naging occupational therapy technician noong July 1, 1989 hanggang May 31, 2002. Napromote muli bilang carpenter 2 noong June 1, 2002. Muling napromote bilang construction and general foreman noong October 29, 2002. Hanggang November 1, 2015. Siya ay naglingkod sa gobyerno sa loob ng 37 taon. Ilan sa mga proyekto na kanyang nagawa ay ang mga sumusunod. Nanguna sa pagpapagawa ng kalsada mula Town Hall hanggang Balala Hospital sa tulong ng mga padre ng SPC. Nanguna sa pagpapatayo ng invalid ward na kilala ngayon na Yangko sa tulong na mga madre ng SPC. Ang pagsasaayos ng linin at laundry section, siya rin ang gumagawa ng plano ng buong hospital. Kanya rin ipinagmamalaki ang malaking kontribusyon sa pagplano at pagpapatayo ng Agila. Nagretiro bilang isang construction and general foreman noong November 1, 2015 sa edad na 64 na taong buhay. Inspirational song na ibibigay po sa atin ng DCJ Choir, Mr. Ronaldo Puno.
by my side. Napakabuting tao sa aking pananaw at sa aming lahat na bilang magkakasama. Siya po, si Kuya Boy, na nasanayan naming tawagin na Boy. Kuya Boy lang po. Hindi po kami nakatawag ng sir kasi kasanayan na yung Boy. Sa lahat ng mga kabutihan, kalooban na ipinagkaloob niya sa amin bilang magkasama, itinuro niya sa amin ang mga mabubuting gawain para sa
ospital para sa aming trabaho, maging tarkip ang paghahanap buhay. Sa kanya po namin natutunan yung mga paraan na ikabubuti at ikagaganda ng samahan. Sa mga gawain bilang mason o carpentry, maging finishing o tinatawag nating wrap, sa kanya po namin natutunan ang lahat ng mga pamaraan. Kaya hindi ko sukat akalain sa umagang ito na ako ay isang napili ng aming samahan, na ako ay magbibigay kunting pahayag at alaala sa mamabuting kalukuban ng aming samahan bilang si Peboy. Sa mga nagdaan na aking naalaala pa, 1999 ako ay bumalik sa ospital para maging isang kawanin muli. Siya po ay aking nakilala sa pamagitan ng magandang pagsasama. Sabi niya, Nard, ikaw ay isang hinirang ni Ma'am Norma na karpintero, pero temporary. Sa mga panahon na yun, ay ako ay galing isang obras na napunta sa ospital. Ang tungkulin ko po na aking ginampanan hanggang sa ospital ay isang plumbing. Ngayon po, na-absorb ako sa tinatawag na carpentry. Yan po ang nagbigay ng kalakasan ng loob si Keboy. Hindi dapat ako matuto sa kapag-carpenter kahit paano. Sabi niya sa akin, Nard, kaya mo yan. Ngayon, ipinakita ko rin sa kanya ang sabi niya, mag-assist ka kay Nasirang Bin, mag-assist ka kay Abay Pakito, mag-assist ka kay Abay Kalintong. Tunay na napakabuti ng aming samahan. Sa mga taong aking nakita at nakasama, sila ang nagbigay ng inspirasyon ko sa aking buhay na para mapagpatuloy ko ang mga gawain sa aking paghanap buhay bilang isang kawanin ng Department of Health. Ito po, totoong buhay na nangyari sa aming samahan sa construction na si Keboy ay mahilig sa mga kanta. Kaya yung mga kanta na narinig ko dito sa loob ng simbahan, italagang yan po narinig ko sa kanyang mga boses. Kasi po kami may mga samahan sa amin unit, kapag araw ng Biyernes, hindi po mawala sa amin yung sinasabing alaksin ko na. Sa totoo lang, paglampas ng alas 5, inaabot po kami ng mga alas 6, alas 7 para magkaroon lang kami ng kunting banding na tanggal istri. Thank you.
darating po ako at may parating sa akin na pumanaw ng Asya. Ang unang tanong ko po ay, nandito ba si Ma'am Nel? Yun ang tanong ko. At kung sabihin ko, wala si Ma'am Nel, ay, salamat sa walang magsasabi sa aking mga norma, ganun-ganun, pwede ka magbigay ng eulogy, etc., etc. Dahil tapos na, nakagraduate na si Ma'am Ludi doon, pinasa na niya ni Ma'am Nel, kaya sabi ko, wala si Ma'am Nel. Kaya nung mag-text si Ma'am Cora, sabi ko, ano itong text ni Ma'am Cora? Hindi ko pa nababasa. Sabi ko, huwag mo sabihin naniningil ito ng utang. Sabi ko. Kaya nabasa ko ang text niya, Ma'am, pwedeng magbigay ka ng eulogy? Wow, sabi ko, ito na nga ba sinasabi ko eh. Eulogy na yan ah. Sabi ko, walang ligtas. Nung bago po ako umalis, papuntang Davao, 8 months bago ako, ago, ay ang muling binigyan, ang binigyang eulogy ko po noon ay si Mr. Antonio Ibanez. Bago po yon ay parang mga ilang linggo, sila Mimpa at Oscar Rosa, and then, sinuntan pa yata ni Mila Albanyola. Sabi ko, sige, damihan ninyo para matapos na, and then mag-aalis na. So, ang huli nga ay si Mr. Tony Ibanez. Sabi ko, tapos na. So, punta na ako ng Davao. Isang linggo yun, bago ako umalis ko ng Davao. Isang linggo, pagkagaling ko ng Davao, ito na, si Mr. Lorenzo. Ura-uradang salita, ura-uradang assignment, namplot na magbigay ng eulogy, ganon-ganon. Kaya sabi ko parang namang appear na kung halimbawa ako matay, ay ura-uradang. Thank you.
naming pasasalamat sa lahat ng taong dumamay sa amin sa oras na aming pagdadalamhati sa anumang paraan, emosyonal, financial, sa presensya sa araw na ito. At higit sa lahat, sa espiritong spiritual, dagling na ibsan ang pagdadalamhati ng pamilya dahil nandiyan kayo. Isang patunay na buhay pa rin ang pagdadamayan. Nais din po magpasalamat sa mga taong nakasalumuha, nagbigay ng tiwala, humanga, nagbigay daan para lalo't higit na mabunga ang paglilingkod ni Kuya Boy bilang empleyado ng institusyon ng kanyang pinaglilingkuran. Lalo na po ay Dr. Arturo Cunanan at sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga boss. Kahapon po, may tao akong nakausap, isang kaibigan ni Kuya kasama sa trabaho. Wala na daw ang taong kanilang ina-idolize sa larangan ng paggawa. Naniniwala sa kanilang galing at nagbigay daan para lalong malinang ang kanilang kagalingan. Umuutos pero sumusunod. Nagkukuman pero gumagawa. Totoo pala, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, ito'y nagiging viral. Nakakahawa ang kanyang kasipagan. Bagamat, paano ba naman sasabihin ang salitang paalam? Kung batid mo nga naman na ito na ang huling sandali na siya ang iyong masisilayan. Sayang, ala namang internet sa kabilang buhay. Ala ring wifi, kung meron man, out of coverage naman siguro. Lingit sa alaman ng lahat. Maraming natulungan si Kuya Boy para magpatuloy ng pag-aaral at hanggang ngayon sa kasalukuyan. Isa din po si Kuya Boy na nagtaguyod sa akin pag-aaral sa high school. Naging malaking impluensya din si Kuya Boy sa akin paglaki. Di man naging magaling, tama na ang maging mabuting tao. May takot sa Diyos. Madalas pang masambit ni Kuya Boy ang salitang, huwag kang mag-isip ng dahilan, isipin mo ang paraan. Always take an interest in your job. Don't feel that you are work. Mga salitang, nagbahay na sa aking pandinig. Pag ako'y may ginagawa sa kanya, laging may kulang, laging may mali, hindi pwede ang pwede na. Mataas ang panuntunan sa anumang proyekto, maliit man o malaki. Para po sa kalaman ng lahat, napaghandaan ni Kuya ng mabuti ang kanyang pag-renew. Ngunit hindi ang kamatayan. Marami po siyang pangarap. Sabi niya, maraming oras ang inagaw o nawala para sa kanyang pamilya. Pag-retiro ko, babawi ako. Kailanman, ala namang, batid po natin mga kaibigan, ala namang perfectong paglilingkod. Pero mga tangay, mga kaibigan, ang tao po makahimlay ngayon. Lingkod ng tapat, nagsuko ng sarili sa institusyong kanyang pinaglingkuran. Saksi po ang kanyang pamilya, maging mga kaibigan at katrabaho. Bagaimat mahirap masanay nang wala si Kuya Boy, mananatiling buhay, magpapaalala sa atin, sa amin, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kontribusyon na kung saan naging bahagi ito ng kanyang kasipagan at kagalingan. Andiyan ang Redeemer na lagi magpapaalala sa amin. Apo Road, from Old Pharmacy to Old Malala Hospital. Carport ng SPC. Wala na po ang aking critics. May mentor. May contingents. May idol. Maraming salamat po. At ngayon ay isang vocal solo ni Mr. David Nono Lorenzo. Usahay,
Usahay nagamahay ako kanong na iba ng CSGH. So,
napahinga po para sa isang doktor. Na makita ko maalam ng isang pasyente. Si Sir Boy Lorenzo po ay isa sa nakitaming pasyente ko po na hindi marunong mag-complain. Kahit na po, nandun na po sa punto na hindi na siya makahinga at marami ng masakit na nararamdaman. Hindi po siya marunong magreklamo. Kahit na po nagtataas na ako ng boses, Sir Boy, ano ka? Ano ba nararamdaman mo? Okay lang po. Titignan ka lang niya. Ganun lang po. So for the past 3 years na nagsilbi po ako sa CSGH, good men na katulad po ni Sir Boy Lorenzo, mga naging pasyente ko po na namaalam na iisa po yung katangian nila. Hindi sila marunong magreklamo. Hindi sila marunong umaray. Tulad po ni Dr. Paul Evangelista, tulad po ni Sir Noel Sabato, hindi sila marunong mag-complain. Siguro kaya po masyado silang na-appreciate kapag sila, ngayong time na namaalam na sila, kasi ganun din po yung attitude nila towards work. Sa mga narinig ko po sa mga eulogy nila, sa mga testimonial kung gaano sila kabuti, kasi kami na po talaga sila. Servisyo, walang reklamo. And kapag nakakakita po tayo ng mga ganito po na sinaselebrate natin, hindi lamang po yung kanilang pamamahalam, kundi pati yung kanilang buhay. Sana I choose to believe na dapat maging ehemplo sila, lalo na sa mga mas nakakabatang mga empleyado, na dapat ibigay natin araw-araw yung 100% ng ating pagseserbisyo, na it is as if it is our last. Kasi hindi natin alam kung anong oras tayo mamamaalam. At least may maiiwan tayong legacy katulad nila Sir Boy Lorenzo, yung legacy na taus-pusong pagseserbisyo na halos half ng life nila they spent on bibigay ng taos-puso sa servisyo. And sa pamilya po ni Sir Boy Lorenzo, I regret that I was not present during the last seconds of his last breath. I choose to believe na lang po na siguro ayaw na rin ni Sir Boy na makita ko yung huling hininga niya. Dahil ng mga oras na din ngayon po, meron din po akong dinadala. And thank you for the family for understanding that. Last parting words po to the family, CSGH, all of us, we offer our deepest and sincerest condolences to all of you. And of course, thank you po sa pagbabahagi niyo rin kay Sir Boy Lorenzo sa hospital. Kasi kung wala naman po ang pamilya na nagsusuporta, na binabahagi nila yung oras din nila na i-share ang oras ng isang empleyado, I think hindi naman, ayun po, hindi rin po yun matutumbasan. So, lagi na lang po siguro natin iisipin na there are no goodbyes, walang pamamaalam, only good memories. So once again, on behalf of our Chief of Sanitarium, Dr. Cunanan, and all the employees of CSGH, our deepest condolences to Sir Boy Lorenzo's family. And he is in a good place right now, in the arms of our Almighty Creator, without pain na po. So, thank you po. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
In behalf of our family, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta at tumulong simula po nung nagkasakit si Papa. Hindi niyo po kami iniwan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa mga dasal na nagpatibay sa aming kalooban, maraming salamat po. Hindi po lingid sa ating lahat ang naging karamdaman ni Papa. He is a brave person, the fighter. Niminsan, hindi namin narinig na tumaing siya. Napakatapang niyang hinarap at tinanggap ang kanyang karamdaman. Sa loob po ng isang taong mahigit, nakita namin paano siya lumaban. 35 days of radiation, araw-araw po ang biyahe namin noon from Bulacan to Pasig. 12 sessions of chemotherapy, stage 4A, and at his age of 65, masasabi namin kinaya niya dahil he believes na gagaling siya. Bawat araw na dumarating po sa amin ay isang biyaya na nakakasama pa namin siya. Papa, your life with us will always be remembered. You have been the perfect gentleman to everyone. They'll always remember you for the different things you are to them. To me, you are the man that loved your family and you love God. Kahit ang liit mong tao, you are talented. Gifted nga, sabi nga nila. Napaka-bless mong tao. Hindi ka engineer, pero napakahusay mong mag-calculate. Hindi ka architect, pero napakagaling mong magplano. Napakahusay mong pintor. Kahit minsan, hindi kita nakita ng nagpahinga. Umuupo ka lang sa isang tabi, pero gumagawa ang iyong isip. At maya-maya, nakikita-nakitang kumikilos. You are my best tutor in math. You love music, the pianist, guitarist, and drummer. He was not a man of sentimental words. I am not sure he ever told me he loved me, but I know for sure he did. Palagi niyang sinasabi, ingat ne. That was his way of saying he loved me. I am so proud to be your daughter. It is painful to lose you now, Papa. But God knows what's best. You are a good husband and father to us. You gave us the very best in life. To our mother, you love and cared for her. To your brother and sisters, you remained a caring and loving brother. To the government, you dedicated 36 of service up till retirement. You climbed gracefully through the ranks of your career as a general foreman. Kung hindi ka nga nagkasakit, hindi mo maiisip mag-retire. Ikaw ang taong walang pahinga. Sayang nga lang. Akala ko noon, after mo mag-retire, may enjoy mo na ang buhay mo. Pero inagaw pa rin yun ang karamdaman. Sabi nga, hiniram lang namin si Papa sa Panginoon. At ngayon, ibinabalik na namin sa Diyos si Papa. Salamat Diyos at ipinagkatiwala mo sa amin si Papa. Papa, huwag kang mag-alala, ako na po ang bahala sa kanila. Ipanatag mo po ang iyong sarili sa piling ng ating Panginoon. Farewell to the perfect gentleman. Farewell to the best father. Mahal na mahal ka po namin. Pagkatapos ay ang paghatid sa huling antungan sa aming kapwa kamagagawa, kaibigan na si Kuya Boy Lorenzo.